A recent trip to Japan inspired me to cook this dish. Ang tawag dito is kamameshi rice because traditionally they cook the rice and the other flavorings and fillings or mga toppings in a kamameshi pot. O, diba? Maski ako po, wala akong kamameshi pot dito sa aking kitchen. So we will improvise, we will cook this in a rice cooker. And because my dearest friend Erin hindi nakakasama sa amin sa Japan dahil ayaw niya kumuha ng visa. O, diba? Baka may nanonood na taga-Japanese embassy. Bigyan nga ng 10 years yan. Halika dito, dear. Hello, everyone! I'm going to teach you how to cook kamameshi rice. Kaya nakita mo, oh, pinagsuot pa kita ng apron na Muji. Ang diba? Ganda, very diba? Japanese. Oh, very Japanese. Kasi hindi kita yung figure ko, kaya... Maganda yan, di ba? Oh, ang sexy-sexy na niya. O ngayon, sisirain natin ang diet mo. We're going to cook kamameshi rice. O, madali lang yan. So, dahil naka-apron ka, ikaw ang paglulutuin ko. Buksan mo yung kalan. Oh my God. How to turn this on? Charot! Turn it on. Ay, taray. O, diba? Medium high, medium. High tayo, high. Kasi magigisala muna tayo before we transfer it into the rice cooker. Okay. O, mamili ka. Anong gusto mong sandok? Wooden? Gusto ko kahoy. Ayan. Ito, pwede na to. Okay. So, you put some olive oil. A lot. Panggisa lang. Oh, pwede na yan. Okay. And then, a lot of onions. Yung onions. Put the onions. Kaya hindi pa mainit. Kaya mainit na yan. O, diba? Ayan. Hmm. Nagluluto ka ba ng Japanese food? Oo. Oh, favorite ko luto yung Japanese food yung ano, ramen na cup noodles. Diba? Oh, lagyan mo na lang tubig yun, diba? Luto na din yun. O, eto, madadagdagan ako ngayon. O, ayan nga. Ano lang to, may rice cooker ka naman sa bahay. Yeah. Diba? O, so, kayang-kaya mong gawin tayo na rice cooker. Actually, optional nga yung paggigisa. Pero gusto kong ginigisa kasi mas lumalabas yung flavor. O, now you put some beef. Konti lang, mga 1/3 lang yan. This is ground beef. Pwede na to? Oo, yan, pwede na. 1/3. Mga 1/3. Kasi baka magalit na naman sila kasi nakaluga yung buhok. Ah, nakaluga. Okay lang yan. Tayo lang naman ang kakain ng foods na yan. Pagka, halimbawa, may catering tayo. Kailangan naka-hairnet ako. Naka-hairnet ka, di ba? Kaya huwag na kayo magalit. Life is too short para magalit, di ba? Ikaw ba nagagalit ka? Hindi, bihira ako magalit. Actually, yung pagkasama ko kang kumakain yan sa restaurant, alam mo, yung kahit ba servant siya ng pastang labog na labog, as in labog na labog, hindi talaga siya magre-reklamo, di ba? Kahit mapait yung dalandang juice. Uubusin pa din natin. Oo, hindi talalo pagkagwapo yung waiter mo, no? Hindi ka magre-reklamo. Hindi, doon magre-reklamo. I need more time with him. Charot! Okay, now you season it with Japanese soy sauce. Ibuhos mo na lahat. So, very important na ang gagamitin mo Japanese soy sauce. Mm-hmm. Kasi ang mga Japanese, they are very, very meticulous when it comes to the ingredients they use for cooking. Ano? Hindi pwede yung pwede na. Bawal tayo sa bare minimum. Diba? Alam ko sa'yo kasi pwede na yung pwede na, diba? Pero sa mga Hapon, hindi pwede yun. Nako. And this is mushrooms. Mahilig ka ba sa mushrooms? Yeah, I love mushrooms. Dried mushrooms to. I got it from Japan. Gusto kayo mga whole mushrooms. Ah, whole? So, kailangan dried? Or hindi naman. You can use fresh. Pero kasi, lulutuin mo siya sa rice cooker for 1 hour eh. Uh-huh. So, para lang yung mushrooms is hindi ma... So, ito, maha-hydrate pa yan later. Yes. Galing mo. Diba? Parang ako, very hydrated. Diba? You're the chef today. Pakita nga natin, ano man tawag dito sa nandito? Wala kasi ako. Ay, shadow. Ay, bakit yung sa'yo may glitter? Pikit ka, pakita natin. Ayan. Yung...
eyeshadow niya. But may mga glitters. Para ano, may extra oomph. So, ilang layers yung nilalagay mo? Una, magbabrowse ka mo. Ay, magbabrowse. Una, maglalagay ka muna ng mga ano, matte color. Yun, tapos? Brown. Tapos, sa side, i-darken mo. Ganyan. Tapos, i-eyeliner mo. Ay, mag-ano ka habang nagtuturo ka. Oh, tapos? After na, saka malalagay ng glitter on top. Ang dami palang proseso, no? Oo. Parang pag nagpipinta ka, ano ba yun? Magliliha ka muna. Masilya. May ano ba yung primer? Ano yung primer, Rel? Iba pa ba yun sa pintura? Primer muna, di ba? So parang ganon. May primer din sa makeup. Oo. So gusto nyo ba na si Miss Erin mag-makeup 101? Willing ka bang mag-makeup 101? Kailangan ka na mag-start ng vlog. Dito muna sa akin. Ah, dito. Di ba? Sila nga yung tinatanong ko. Sino may makeup ako? Hindi, yung kailangan na makeup, ayun, tapatan ng camera yon. Si Miss Diane? Yeah! Sige. Diba, yung kailangan na makeover, teka nga. Kailangan ko dyan 2 days. So, kung ito, no, tapos na yung kamameshurize in 1 hour, ikaw naman, ganong katagal kang mag-makeup? Mga ano, an hour or two. Matagal akong mag-ready. Ah, ganong katagal? Pero standard ba yon? Hindi naman, kahit... Kung on the go ka, 5 minutes, 10 minutes to 30 minutes, tapos ka na. Pero kasi for me, makeup is very therapeutic. So, parang feeling ko nag-yoga ako pag nag-makeup ako. I'm at my zen. Talaga. This is dashi powder para makagawa tayo ng dashi stock. Mm-hmm. Instant to, pwede mo orderin lang sa mga... sa online or... Ano yung dashi? Yun yung fish stock. Ew, fish! Base ng mga Japanese dishes. And then we put the water. Okay. So, i-rice cooker to? Oo. And now, I'm going to turn off the flame. Okay. Papatayin ko na yung apoy. Gusto mo bang spicy? Yeah, I love... So, maglalagay tayo ng togarashi, my favorite. I love spicy. Yung togarashi, bibigyan na lang kita nun kung magluluto ka kasi... Yung nabibili sa Japan, ibang-iba talaga compared dun sa nabibili dito. So, eto na yon. And then, I have here, paano sinipon ako? Hindi naman ako sinisipon kanina, no? Nadikit lang ako sa'yo. Ano gusto mo iparating? Na I'm a virus? Hindi nga, parang siguro... You're allergic to me. Oh, may teka, mag-alcohol lang ako. So, yung tubig, 3 cups, kasi yung rice natin, 3 cups din. Okay. So, now, it's very important, tikman muna natin. Kumuha ka ng spoon, tikman mo. 1:1 ratio. Pwedeng teaspoon, because I'm petite. Sarap. Ganto daw, hindi pwede yung ganyan. Okay, sorry. Magagalit sila sa'yo, wala ka ng hairnet, hindi ka pa marunong tumikim. Hindi naman galing sa bibig ko. Kahit na, when you're tasting, okay, in the fine. Food industry, use the 2-spoon method. Spoon. Oh, tapos ya, isasali mo pa sa isa pang spoon. 3 spoon na yun. Oh, tapos isali mo ulit dito. Dito, babalik ako. Ano, sarap, no? Wow, very tasty. Diba? It's very, very tasty. I love it. And then, I like to put spring onions. Ba't tinawag na spring onions? Kasi diba, yung ano siya, nagsispring from the onions. May matanong lang. Patapos, meron akong rice cooker that I bought in Japan. Ito ba yung may TV? Wala siyang TV, pero kumakanta siya. Yung may music pag luto na yung kanin. Tapos pwede mag-play ng Netflix. This is Japanese rice, you see? How nice the grains, bilog na bilog. Bilog talaga siya. Ah, ayan o. See? Mukha siyang ano, kisses. Diba? Parang kisses. So, yeah. This is the Japanese rice. Okay, you can rinse it. Ito, we rinsed it. Ni-rinse na ba to? Hindi. I'm going to rinse it. Ayan. So, ni-rinse ko. And then, we just put it in a rice cooker. So, yung makeup na pinahid mo, ganong katagal tatagal yan? Mga ano... 4 to 8 hours. 4 to 8 hours lang? 48. Oh, 4 to 8 hours. Hindi naligo. Eto, ibubuhos ko dito. Okay. So, parang paella.
Parang ganoon. So pwede din itong lagyan ng mga ano, meat. Mamaya, kaya hindi ko huhugasan tong wok na to because magigisa ako ng shrimps, ilalagay ko dito sa ibabaw. May meat na nga pala, may beef na nga eh. Ayan, then you just mix it like that. Just to be sure, lalagyan ko lang ng konting-konting tubig. Just a splash of water kasi during the cooking, may nag-evaporate na liquid eh. Mm-hmm. Ayan. And then, ira-rice cooker mo lang yan. Of course, para sa mga kapatid nating hindi kumakain ng beef or meat, pwedeng yung tanggalin yan. You can even use chicken if you want. Or if, tofu. Or tofu. But I suggest kung tofu yung ilalagay mo, mamaya mo na sa dulo ilagay kasi baka malabog. True. And then, I'm just going to put a splash of sesame oil. Just a splash. And later, pagkaluto niya, we're going to put more. Ikaw maglagay doon sa rice cooker. Platinum-infused non-stick coating. Ayan. Okay, tapos, let's press the start. Press mo yung start. Oh, di ba? One hour! So, pwedeng-pwede ka munang mag-retouch while we cook the kamameshi rice. So, amazing. Balikan natin yan. Mag-retouch lang ako. Yes. Oy! Tumunog na yung rice cooker! It means diba? It's ready? Yung rice cooker mo ba tumutunog na ganyan? Yung rice cooker ko ano? Ano? Oh, may live singer. Oh, see? Wow. Mm. Wow. Buhay na buhay. Diba? It looks alive. So, iiwan ko muna yan dyan na ganyan. Keep warm. And then, ito yung hipon, ilalagay ko as topping for the kamameshi rice. Need ba itong i-devein? Char. Iba-iba yung soundtrack nung ano, no? Ina-allergy kasi talaga ako nung tinawag kita dito. Seryoso talaga. Ayan, o. Oh, kanina naman, hindi ako ganito. So, I should go away? Dinevein na to. Ayan, isi-sear mo lang yan dyan. Oh. Sige, isi-sear mo na. Kansan tayo nagluto kanina? Can I use this? Pag nagsisear tayo, talagang alam na walang alam sa kusina. Tong lang ginagamit natin. Ah, okay. Pang-topping lang natin yan. Okay. Actually, hindi naman required to. Gusto ko lang pabonggahin ngayon kasi, di ba halimbawa, ikaw nagka-jowa ka. Ayan. Para pag... Baka pwede manawagan. Manawagan ka na. Baka po may mga... Ipagluluto mo sila na... Ipagluluto kayo ng kamameshi rice with hipon on top. Kaya nga pabonggahin natin. Mm-hmm. Call me. I'm single now. Ano ba? Kumuhala ako ng salt and pepper kung ano na pinagsasabi mo dyan. Ilang minutes to on yung each salt side. Yung salt and beer. Until orange. Until mag-orange lang. Ayan, baliktarin mo na. Wow, smells so good. Habang ginagawa mo yan, kukunin ko na tong kamameshi rice. Go for it. Ide-dress ko siya. O pagka naluto mo, lalagay mo dito sa platito. Okay. Dear, oh, ito yung kamameshi rice natin. Look wow. How nice and fluffy. Parang fried rice. Diba? Okay, habang nagsisir ka, panoorin mo tong gagawin ko. I'm going to put sesame oil. Lot of sesame oil and spring onions. More spring onions. Yes. Gusto mo ba medyo brown-brown or okay na to? Okay na yan. Kasi when you overcook the hipon, nagiging rubbery. Uh-huh. Oh, bilis-bilis mo dyan. Ang hindi okay is yung mabagal, hindi, mabagal ka. Oh. Salang pa. But you know, I'm slow. Ayaw na mga biyanan yan. Ayaw yan mababagal. Ah, teka lang. Tinatakwil yan ang mga biyanan, kaya bilisan mo. Sige. Oh. Pwede naman siguro ano, makahanap ako ng jowa na wala ng biyanan. Tsaka na. Nalimutan natin
Lagyan ng salt. Ito. Oh, dagdagan mo pa yan. Bilisan mo. Pwede bang hinaan? Bilisan mo na yan. Nag-barbell na yung biyanag mo. Gutom na gutom na yung biyanag mo. Tumatak. Yung sugar. Yung sugar ng biyanag mo. Ayan, bilis. Oh, di ba? So, eto dear, I have here parang paella pan. Hindi ganito traditional ha. Gusto ko lang talagang pabonggahin. So, anong traditional? Nandun lang talaga siya sa kamameshi pot. Actually, ito, okay. From the rice cooker, yan na yon. Pero kasi syempre nga, I love you. And gusto ko na mahalin ka din ang biyanan mo. Pag binagluto mo yung future partner mo, pabonggahin mo. I'm excited for that. Okay, so dito ko siya ilalagay. Meron ako ditong paella pan. Yung ulo ba? Madali din maluto. Oo. See? How so, beautiful. So, ano yung kinakain on its own? Oh, yeah. Yan ay yung dish itself. Oo. Well, yan nga. May protein tayo. Mm-hmm. Although, ito may beef na eh. So, this is the beef kamameshi rice. Is this like local to all over Japan or to certain cities? Actually, hindi ko alam. Sige, honestly, Google natin. Kasi this year pa lang talaga nagsimula yung infatuation ko with Japanese food and culture. You've been there like 3 times this year. Okay, and then more sesame oil. Oh, magagalit ang biyanan mo sa'yo pag ganitong ang sesame oil mo ay ubus na. Ay! Magpapabili tayo. Diane! Walang bibili. So, ikaw, ipapara ka ng tricycle. Oh, eh, kaso nasusunog mo na yan. Patayin mo na, dear. Biyanan. Delete. And then, I'm going to give you a tip. Masarap din yung sesame oil na nakalata. So, yan. Just put sesame oil. Baka mabasya ko pag gano'n. Okay, oh, alisin mo na yan kawali dyan. Hindi mainit yan. Sure, pag ako napaso ha. Hindi talaga. Alisin mo na. Gusto nung mga biyanan, mabilis ang galaw. Tapos, i-ano natin tong hipon. Taray. Hoy, ba't nandito yung pambulot ko ng kilikili? Nandito yung tweezer. Nasa malaki kong ganito. Nasaan na yung malaki-laki kong ganito? Yung teaser ko. Nandiyan ba? Hinahanap ko sa kwarto. Eh wala eh. Nandito pala sa kusina. Lagyan natin ang shrimps. Wow. Girl, paella na talaga to. Ayan nga. Pinapabongga lang natin. Mm-hmm. So pag pinagluto ko dito yung boyfriend ko, soon, ipapropose na niya ako. Gano'n? Oh, tingnan natin. Kasi diba, the way to a man's heart is through his stomach. Depende din. O, ito lumabas na yung channel. Depende din kung masarap ang luto mo. Uh-huh. Diba? Pero ito yung masasabi ko sa'yo, kung talagang mahal ka niya, pag masarap or hindi yung luto mo, diba? Yeah, ma-appreciate niya kasi pinaghirapan mo, pinaghandaan mo. Truly. If he loves you, he loves you. Ay, ayan, natanggal tuloy yung ulo. No pag, ifs, no buts. Pag mabilis matanggal yung ulo, ibig sabihin, hindi masyadong fresh yung hipon. Ay, fun fact. Yeah, and inaamin ko po ha, kasi you know me, I only want the truth. So I only tell you the truth. Sa supermarket tayo bumili ng hipon. Eh, no? So syempre, hapon po kami nag-grocery, so medyo, and then right. Spring onions. So Instagrammable. Diba? Oh. Ayan, ganyan lang. And then sa gitna, pwede mo palagyan ng hipon, but gusto mo pa palagyan ng hipon? Hindi, gusto ko sa gitna may egg. May! Ewan ko kung, ay, kung ang kamameshi rice is... Gusto ko may fried egg. Wag na natin lagyan ng hipon, kasi... You know why? Alam mo kung why? Lagyan natin dito ng liempo. Kasi I want to put leeks. Aha. Bongga. Kasi gusto ko din yung nakikita yung... Greens. Yung rice mismo. Okay. How beautiful, the beautiful Japanese rice. Galing naman mag-chop.
Galing mag-chef. Galing mag-chop ni Chef Arvie. Ah, dapat ikaw. Nakakapag-chop ka din. Kasi... Gusto na mga biyel. Oo. Diba, nabuhay ka na lang para sa Vienna. Diba? Kasi yung mga Vienna, usually mga meticulous sa kitchen. Yan eh. Diba? Oh, yeah. And then, this is Togarashi. Binanggit ko na sa'yo kanina ta, yeah. Diba? Favorite mo. Ay! Ayaw bumagsak. Togarashi. Only if you want it spicy, ha? Only if you want it spicy. And then, eto, just to make it extra special. Mm-hmm. Ano, iba-brush natin to ng ano? Hindi, I have sesame here, ano, save yours na ito, yung Bonito Flakes. Okay. This is Bonito Flakes. Nilalagay natin to sa ibabaw ng takoyaki. Yan yung humihinga-hinga. Sa ibabaw ng takoyaki, but here you can put it as garnish. Gagalaw ba yan? O, pwede. Pagpadating na yung biyanan mo, magpaparamdam yan. Diba? So, ayun o, diba? Oh, it's alive. Simplicity. That's the secret of Japanese cooking. Yeah. But again, this is not authentic kasi ni-rice cooker natin and nilagay natin sa ganitong container. But what's important is masaya tayo, mm-hmm, and na-express natin yung ating artistry. Our creativity through cooking. And plating. Okay, so tikman natin. Kukuha ko ng plates. Wait lang, magagalit yung biyanan. Chan! Ayan na. Hindi dumating yung biyanan mo. After ng hours of preparation. Hindi dumating. Naglabas pa ako ng gold spoon. Alam mo kung ba't hindi dumating. Okay. Nasa Tiffany, bibili ka daw ng gift. Sa buka siya babalik. Kaya tayong kakain ngayon nito. Okay, sige. Niluto natin kamameshi rice. Pagtitira na lang natin siya ng one small portion. Yeah, hindi. Pagluluto mo ulit siya ng bago bukas. Ang init. Naipatong ko pala sa mainit yung... Ayan, tikman mo okay na. Ayan, tikman mo na. Yung ay, rice mo na, rice. Wow. Wow. Diba? Feel na feel mo yung grain. Very malasa. Mm. Even yung mushroom, na-absorb niya yung broth. Wow. No, actually, it's the mushroom that gives flavor to the dish kasi umami yon. Mm-hmm. Diba oh, pagka inanunong biyanan mo, yun ang isasagot mo, ulitin mo. Mamshi! Yung mushroom yung nagbigay ng umami. English! Ah, foreigner nga pala yung mamshi. Foreigner! Ka. Foreigner! Okay. Ay, maghaharap na lang pala ako ng Pinoy. Diba? O yung, tingnan din natin yung niluto mo shrimp, yeah, kung hindi mo na overcook. Baka hilaw nga. Mm. Perfect, wow, girl. So pwede na talaga mag-asawa? Mm-hmm. Yung aasawahin na lang ang kulang. Pwede na. Masarap. Very comforting. Diba? Yung akala mo napakasimpleng gawin. Mm-hmm. Ni rice cooker mo lang, pero it gives you a super bonga dish. So, invite mo sila na lutuin nila tong kamameshi rice. Ayan, para sa ano, mga meron dyang jowa. Wholesome tayo ha, wholesome. Wholesome ha, sa may mga jowa na, o kaya may mga asawa na ipagluluto niya yung biyanan, eto na ang perfect dish. Eh, paano naman kung single? Pag single, cook for yourself. Cook diba? for you. That's the most important thing. Paligayahin mo muna ang sarili mo bago ka makakapagpaligaya ng iba. I'm going to see you all soon. Speechless ka! Bye! Mag-flying kiss ka na lang sa kanila. Teary-eyed. Bye!